Ma'am Christine, pakikwento naman po, kailan po kayo unang nagkita ni Mr. Romel Tagulaw? Ano pa po? 2017. Ano po kayo? May label ba po? Wala po. Noong 2019 po hanggang 2020, nagsama kami. Mm-hmm. Tapos naghiwalay kami sa pandemic. Tapos dire-dire siya naghiwalay din. Tapos kumontak siya sa akin noong July 2023. Parang kinuha niya yung cellphone number ko dun sa pamangkin ko. Mm-hmm. Tapos ayun. Tapos nagkita kami ng October. Ganun na, yun na, may ano na. Pero wala namang October. Label yun, oo. Tapos nung November. October 2023, ang sinasabi niyo po, nagkita kayo. At, okay, sige. Ganun, may ano na. Mm-mm. Tapos, okay. Yun na, nung November, nagsama kami hanggang May. Tapos pagdating ng June, umuwi siya sa Cavite. Medyo okay naman kasi umuwi siya ng Cavite. Tapos itong July na, halos hindi na siya kumukontak. Hanggang sa mga anak ako. Tapos yun, nagsend ako ng picture ng baby. Kailan po kayo ng anak na? July 4. Nagsend ako ng picture ng baby. Tapos ano na, pa ganun na, pa cold na. Tapos tumawag ako, binabaan niya ako. Tapos sinalo na. Hindi ko na rin masyadong inano. Tapos, yung pinanganak po yung baby, may sinabi ba yung doktor kung yung baby niyo po ay premature or malano, regular birth? No, normal delivery. Normal po. Normal. Normal. Nagsend ako sa kanya, tapos nagsasabi nga ako ng mga nagastos, sinisinso niya na lang din. Nung hanggang sa after ng October, November, may nakasama ba kayo ibang lalaki? May nakasama ba kayong ibang... Wala po. At ngayon po, cold na. Nagbigay ba po ng kahit anong suporta? Nagbigay ba po ng kahit anong tulong nung inyong pagpapa-hospital? Ano, kuya ko na, saka sa ate ko na. Wala na po from Sir Romel. Nagsasabi ako sa kanya, sinisaw niya lang eh. Okay. Tapos yun, tinawagan ko siya, sabi niya sa akin, kawawa naman siya. Sabi niya pa nga, kawawa naman ako kung ayaw mag-ano kasi parang di naman ako yung tatay. Sinendan ko lang siya ng ano. Tapos ganun, ayun na. Okay, so andun tayo ngayon. Nakwento niya na paano kayo nag-meet, kailan yung contact, which is October, pinanganak ng July, which is 9 months from October is June. Kailan pong October kayo nagkita? What date ng October? Anong petsa? 2, October 2. Pinanganak po ng July 4. Nagtatali. So, andun tayo ngayon. So, 9 months, pinanganak po yung bata. Humingi po kayo ng support. You demanded for support, but no support was given. Wala. None at all. Wala po talaga. Ano, nung magkasama kami, nagbigay naman siya sa akin. Opo, pero paglabas po ng bata, for the child, wala po. Okay. Yung tinawagan ko siya na sinabi niyang binabahan ko, hindi ko po binabayan. Mahina talaga ang signal doon sa amin. Pero umpisa po tayo, sir, umpisa tayo sa October. Kino-confirm niya po, October, nagkita po kayo. Tumigil na ako sa contact sa kanya. Alam mo yan, tama. Wala na ho, trabaho lang ako, bahay. Then, biglang nag-text. Siya po ang unang nag-contact. Yan po ang gusto niya sabihin. Totoo yun na wala pang October, parang July nung pagpasok. Tinatanong ko yung number niya dun sa kaibigan niya na co-teacher ko rin. Okay, so may unang conflict tayo. Sino ba unang nag-contact? Sa inyong dalawa? Nung magkikita na po kami, siya pong nag-text na pupunta siya sa akin. Binlock mo na nga ako, di ba? So, ma'am, totoo ba kayo nag-reach out? Sure ka? Tignan mo sa phone. Okay ka lang. Hindi naman ako pupunta kung hindi ako invited. Sabi mo pa nga, pagbibigyan mo lang yung sarili mo. Oo. Yun. So, yun nga. Siyempre, ako naman... Okay, sige, ako, kasi ako lang naman ho sa bahay. Nanirahan ako dun since 2007 ng solo ko lang po. Kasi separated ako sa wife ko. Since 2007, din ho ako nag-asawa. Parang nadala ako ng konti sa... Para po sa mga lahat na nanonood, no? Based on our checking sa documents, parehas po kayong single, no marriage po, no? Married po ako. Married po kayo. Ako, okay po. May isa po akong anak na nag-aaral. Grade 12 po ngayon. Doon po sa wife ninyo? Opo, opo. Okay. Sige po. So yun, gusto ko po magkaanak eh. Oh, opo. Kaya lang ho, nung nagbuntis siya, parang medyo alanganin yung time. Kasi time. Nung mga moment na nag-uusap kami by October, sabi niya, boyfriend siya eh. May boyfriend siya. Alam sa inyo na may boyfriend ka, di ba? Kasi may regalo ka pa nga na yung bracelet na sinamahan pa nga kita para isauli sa kanya yun. Tama? Mm-mm.
Yan, so nung... Alam mo din kung nasaan? Ang ano? Yung boyfriend ko. Hindi. Hindi ba alam mo din? Sino sa kanila? Ma'am, pwede pakisabi sa amin, totoo ba o hindi na meron kayong boyfriend? Meron. Meron po kayong boyfriend. At taga saan po yung boyfriend yun? Quezon Province. Quezon Province. At kayo po ay naninirahan sa? Malabon. Malabon. At noong October po, hindi kayo nakita ng boyfriend mo? Hindi. Noong panahon ba po between October at pagpapanganak ng inyong anak ng July, nagkita ba po kayo ng boyfriend niya? Hindi. Hindi po. Yes, kami nagkita ano, mag-boyfriend January. Mag-boyfriend po kayo pero hindi po kayo nagkikita? Video call po. Video call. Kailan po kayo huling nagkita ng boyfriend? January. Pero may boyfriend pala kayo nung October. Mukhang so, hindi confirm niya po na meron siya. Hindi maiwasan na magkaroon ako ng agam-agam. Mm-hmm. Ngayon, nung sinabi niya na magpapatulpo, naisip ko mas maganda mas to advantage. Mas maigi. Na advantage to para sa akin. Para ma-sure ko, mawala yung agam-agam ko na yung bata. Ako po talaga yung tatay. And kung ako yun, one happy father po ako. As in, full support ko yan hanggang pag-aaral niyan, hanggang college. Walang problema. Very good, sir. Dahil anak ko yan eh. Yes. Gusto kong magkaroon. Gusto pa may lalaki. Ah, babae po yung anak niyo ngayon. Po, of course, iba po talaga pagka lalaki ang anak. Gusto po may dadala ng apelyido po. Oo, oh, tama gusto, po. Gusto ko yan. Hindi ko yan iiwanan, hindi ko yan itatanggi. Okay. So yun, yung napunta dito, naging advantage yan para ano. Yung tawagan po niya ako, eh, ang usapan ho, July 27 yung panganak niya eh. Kaya sabi ko, sakto yung pagbalik ko sa school. Di ba July 27? Nasabi niya po kanina, July 4? Pinanganak. July 4 siya nanganak. Yung EDD. Pero yung, July. Yung sa medical po, yung... Pero actual birthday? July 4. Pero ang estimated nila was? Sa 27. Ultrasound. Okay, okay. Kaya sabi ko, sakto, pagbalik ko, nandiyan ako pag nanganak ka. Kasi nagbakasyon lang ho ako eh, dami rin inasikaso. Eh nagulat ako, July 4, nanganak na. Tapos ang kinainis ko, kung ano-anong mini-message, tinext mga kita, ba't kung ano-anong sinasabi mo sa text. Kasi yung cellphone ko sa probinsya, nakaiwan lang po yun sa tabi-tabi sa bahay. Mm-hmm. Bising-busy po ako dun sa mga alaga ko. Kasi ako mga alaga dun, namatayan pa ako nung lovebird na alaga po namin yan. Opo. Ayan, kaya nandun na ako sa mga alaga lagi. Hindi ho totoong hindi ko sinasagot yan. Actually, alaga ho yan. Nung buntis yan, sinama ko ho yan sa bahay. Nandun kami. Yung nanay niya, pumangkin niya, pumupunta po doon. Kompleto ho yan. Vitamins. So, sir, so sinasabi mo, after no October nyo na-contact, wala at all? Zero? Nawala yun ng matagal kasi. Tapos... Pero hindi po kayo nag-uusap from the time ng October until July? Nag-chat naman po. October hanggang July. Nagsama po kami. Hindi. Nagkita po uli kayo between October and July? Hindi. November, nagsama po kami, sir. Between October, na may contact between you and ma'am, and okay. July, na pinanganak yung bata. Napakatagal po nung October and July na pagitan. Nagsama nga po kami simula November, December, January. Magkasama po kami hanggang May. Magkasama po kayo. Opo. Hanggang May. At hindi nyo napapansin na buntis si ma'am? Hindi, nagsama ko kami. Pinatira ko siya sa bahay kasi nga sabi niya, buntis siya. Yun nga po, sir. So, buntis siya. Opo. You acknowledge na buntis to si ma'am Christine. But during that time, pinatira niya sa inyo, dine-deny niyo na hindi baka hindi akin to. Sinasabi ko sa kanya na medyo may duda ako dun sa nag-i-honest ako sa kanya, hindi ako marunong magsinungaling. So sinabihan na kayo ni sir na? Nasabi ko sa kanya na may doubt ako dun sa pinagbubuntis mo. Alam niya ho yun, eh, hindi ako nagsisinungaling eh. Yung sa loobin ko talaga, sinasabi ko sa kanya. Ganun ho ako. Okay, sige sir. Tulad ng sinabi ko bago kami mag-umpisa ng kaso, wala po kasi kayo dito, no? Tulad rin ng sinabi nyo na willing kayo mag-suporta. Ayon po kasi sa batas natin, di ba sir? Na married or not married, as long as it is your child, you have the obligation to support that child. Yes po. Diba? At willing naman si sir. Ngayon ba sir, ganun ba ang duda din yun na hindi nyo ma-establish sa utak ninyo na akin tong bata? Pag nakikita nyo yung bata, wala ba yung pakiramdam na ako ata to? Hindi ko alam. Dugo ko ata to? Hindi ko ako marunong tumingin sa... Oo, yung lukso ng dugo, kung tawag nga nila. Hindi nyo ba naramdaman yun? Basta more on ano ho ako kasi kailangan na documented. Kasi ngayon nga yung may boyfriend siya noon. Tapos hindi naman palagi ang contact namin nung time nung October eh. Na, nung nagsama na lang kami nung November, doon ako kasi... But if we were to show user evidence, DNA evidence, yes, dadaan tayo sa DNA po. Yun po ang naisip ko, yun na lang po at kung oo yan, happy automatic po yan, 100%. Opo, and very happy daddy po ako, sa totoo okay. lang. So ma'am, ganun ang gagawin natin, di ba? Bibigay tayong DNA evidence. Tapos kapag ka-positive na si Sir Romel, ang tatay ng anak, he is more than willing
More than willing to support the child. Pag-aaraling ko po yan. Hanggang college nga daw eh. Yes, po. We will hold you to that, sir. Yes, po. Diba? Yes, but, sir, may concern lang ako. You are currently married. Correct. Yan nga po eh. Hindi ba kukontra ang inyong asawa sa willingness niya pong sumuporta sa anak? I think hindi kasi hindi ko pinababayaan yung anak ko. Hindi naman. Supportado po yun. Actually, every pag-graduation may honor. Ako po umaten ng graduation. And does she know so, na itong nangyari po? Hindi niya po puto. Ako, yun nga hindi niya alam. Iwan ko lang kung ano magiging reaction. Ano po mangyayari, sir, kapag sa inyo, yung bata, nakita ng asawa niyo po, at sabi niya, hindi, huwag mong susuportahan yung bata. Ano, supportahan ko. Hindi pwedeng hindi. Anak ko po, lalo kung mapatunayan, documented na akin po, hindi pwedeng hindi. Ilang taon na po yung anak niya, sir? Okay, so medyo may, ano na, di ba? May grade matalino na. Matalino mga iba nga po dyan, mas matalino pa sa atin. Oo po, di ba? Ano po mangyayari? Ano po gagawin nyo? Pag malaman po ng inyong anak na meron pala siyang kapatid sa ibang nanay at sabihin sa inyo, hindi pa, bakit mo susuportahan yan? Anak ko yan, kapatid mo yan. So, papaliwanag niya po sa kanya na obligasyon niya po to. Yes po. So, hindi po kayo kapaharang sa kahit anong obligasyon. Hindi po. Obligasyon mo yan ang tatay. At ano naman mangyayari, ma'am, kung hindi po kayo, sir, yung anak? Yun na, yun po. Sigurado naman po ako. Po, ma'am? Sigurado naman po ako. Ah, bakit po kayo sobrang sigurado, ma'am? Wala naman po kasing ibang nakas. Wala po talaga. Kahit yung boyfriend niya po? Wala po. Sino yung pinagdududahan po ni sir? Ano, mga chats. Messenger, ganyan. Kasi may kausap po siyang ipo. Sir, baka mas... Isa pang lalaki na ano eh, kasalan na usapan nila. Ayan, si yung Dumaguete, ikaw naman. Huwag mo nang tumawa-tawa. Ano tayo dito? Magpaka-anis tayo dito. Ma'am, umamin din. Kumbaga, magsabi ko wala man po na. Talagang ibang nakakita. Kita sila nun eh, yung taga Dumaguete. Hindi na, ko na. Okay. So, may boyfriend ka, ma'am. Mm-mm. And then, meron ka pong kachat. Mm-mm. And then, si sir po. Mm-mm. Pero ang tinagpo nyo lang po sa tatlong tao ay si sir. Mm-mm. At any time po between October and July sa sa unang pagkikita nyo ni sir at sa pagpapanganak ng inyong anak, si sir lang po ang kinita ninyo. Mm-mm. At mako-confirm nyo naman yun, sir, at least until May, no? Kasi nasa bahay nyo, nasa... Pinatira ko siya sa akin nung sinabi niya. Hanggang siya. Mayo po. Opo, actually hanggang first ng June ba? Until June pa. Ay, so a month, oo, 8 months na po yung ano yun. Hanggang first week ng June. Andun siya, alaga po siya sa akin. Eh, hindi ko pinababayan, obligasyon ko yan eh. Kung ako, kaya lang, sinasabi ko nga na, yun nga yung may doubt nga ako. And gusto kong makasiguro, kaya nung magpapatulfo daw, eh, advantage yan sa akin. Gusto sige ko yan. Let's see, kasi, ma'am. Dito naman po sa programa, kahit face-to-face tayo, lagi po tayong patas. You're telling us now that you're willing to submit yourself to a DNA test. Yes po. Okay po. At yung anak niyo po, bibigyan niyo po ng permission bilang nanay. Apo. Bilang kayo po ang you can consent for the child. Isa-subject po natin sa DNA test. Sige po. Okay po. Okay. At ang rules natin, ang kasunduan natin, kapag ka lumabas na ang tatay 100% kay Sir Romel, inyo pong susuportahan. Happy dad po ako. Yes po. Kahit yung pamilya niyo medyo mag-alboroto, huwag mo supportahan niya. Hindi mag-alboroto ang... Ewan ko sa misis o ex. Hindi. Sinasabi ko to, sir, kasi ayoko mamaya mag-positive ang DNA test. Inyo nga po yung bata. Lalapit po kami sa inyo, sir. Sabi niyo sa amin, may usapan po tayo na susuportahan. Pwede niyo pong kumustahin. Tapos bigla sasabihin niyo po, sir, sa amin na, ay, sabi ng asawa ko, huwag yun. Hindi naman tayo mararating sa sitwasyon ng gano'n. Hindi po. Tapos, ma'am, yes, ma'am. Kapag hindi po pabor sa atin ang DNA test, ano pong gagawin niyo? Let's say lang, kahit po 100% confident kayo, baka po, eh, hindi po talaga siya. Ano pong gagawin nyo, ma'am? Hindi, buhayin ko yung bata. Okay, so supportahan nyo pa rin naman. Oo. Hindi naman magagalit yung boyfriend nyo? Or yung kachat ninyo? Ngayon, wala. Ah, wala na. Break na po kayo ng boyfriend mo. Break. Dahil nalaman niya yung pagkabuntis nyo? Or... Ano po trabaho nyo, ma'am? Ako po, wala po. Paano nyo po bubuhayin yung bata, ma'am? May, ano, sa pamilya ko po. May supporta naman po ako maano. So ngayon po full-time mother po kayo. Mm-mm. Which is mahirap rin na trabaho kung tutusin. Mm-hmm. Sige po, ganun ang gagawin natin. Okay? Very clear ang groundwork natin. Very clear ang agreement natin. We will subject both parties consenting to a DNA. Diba? And then DNA testing would happen. The results would be out in a week sa ECDNA. ECDNA at sa ECDNA po, papatest tayo sa kanila. In less than a week, lalabas po yung resulta natin dyan. Salamat. And then after po lumabas yung resulta, the staff will present it to you. If ever kayo po ang father, then maybe we can draft an arrangement for support. At I'm sure you would want visitation rights.
Of course. Diba? So ayusin natin yan pagka-positive. If not, magpa-follow-up episode tayo to clear Sir Romel's name. Sige. Because we have to remember na siya ay kasal. At kahit pa paano, reputasyon ng tao ay ang hindi niya... Eh, ang pera kikitain mo eh. Ang reputasyon pag nasira, nasisira. So, clear his name. Just in case, ma'am. Diba? Just in case. Mm-hmm. Mag-follow-up episode lang tayo just to show the people na ay hindi pala si Sir Romel ang tatay ng anak ko. Okay. Okay tayo doon? Okay. Sige. May iba pa po kami maitutulong sa inyo, ma'am, sir? Sa akin, okay lang, ano, na, yung, ano, agreement. Okay naman. Okay naman po. Mm-hmm. Oh, so, let's say po sa kanya po yung anak, ma'am. How many times in a week niyo gustong ipakita sa kanya anak niyo? Ikaw, depende sa kanya. So, kasi tapusin na natin lang. Kasi hindi siya, hindi naman siya, ano, diba? Ma'am, kausapin niyo din. Hindi naman siya, depende na sa kanya. Ako na lang ho yung ano. Sir, kausapin niyo po siya. Mm-hmm. Kayo po, sir. Ideally, gusto niyo bang kasama niyo tumira yung bata? Ayoko siyang kasama. Yung bata lang? Bata lang. Okay lang. So parang ina... Parang, teka, sorry ah. So parang okay ka lang mawalay sa bata. Okay lang sa'yo, ma'am. Hindi ba emotionally? Ay, ano? Kasi ang sabi po ni... Kukunin niya? Hindi pwede. Niya yung, hindi pwede. Ay, yun po. Ano-ano kasing tiyanat mo sa akin, pati sa family ko, ano-anong sinabi mo, hindi ka lang naghintay. Yun ang susunod natin problema dyan. Kasi gusto niyo sa inyo yung bata, gusto niyo full support from sir. At you have to be willing to give him some days, weekends. Okay lang naman yun. Okay lang ho yun. Diba? Basta namumonitor ko po yung bata, maayos. Ayun, sige. E di maayos tayo. Maayos tayong kausap lahat. Very well and good. Let's proceed na sa DNA test. Diba? Kukontakt po kayo ng aming staff. Bibigyan po namin kayo ng kit for easy DNA testing. At ma'am, ba't po kayo naiiyak, ma'am? Wala. Emotional. Gusto niyo pa ba ma'am bumalik kay sir? Gusto niyo bang maging kayo? Naayos lang. Dami ho niyang sinabing di maganda kay susumpa pa raw niya ako. Papabarang pa kayo, sir. Kaya maghintay daw ko ng di magandang mangyayari sa dadama yung family ko. Well, ayaw ko pag dito family ko po sa programa, yung... our first priority is always yung bata. Po, diba? Kung ano man po yan, yung mga masasamang nasabi, feeling ko kapag lumabas yung DNA, it will all clear things up. Kapag inyo nga po, edi I'm sure, okay. Ngayon, kapag mahilig naman, kapag ano naman, di ba, hindi nga sa inyo, mahilig naman magpatawara ng Pilipino. Di ba? Wala kang problema kung hindi sa akin. Di okay. Di okay. Thank you pa rin. Minus obligation. At least malinaw. Opo. Ayan. So, ayun tayo, ma'am, sir. Thank you for coming to the program. Sure ba kayo, ma'am, na hindi mabigat sa loob nyo na naghiwalay kayo ni sir? Diyan yun eh. Okay na yun. Okay lang. Pero hindi kayo masaya, ma'am. Umaasa pa ba kayo, ma'am, na magbabalikan po kayo? Hindi naman. Ano lang po? Wala. Wala lang. Noong nagsama ba po kayo, November hanggang May, trato niyo sa isa't isa, mag-asawa? Ayos lang. Okay naman po kami eh. Wala namang naging masyadong, walang problema. As in, wala pong problema kasama kami. Lang. Kaya lang, ewan ko, ba't kung ano yung sinabi ko nung mga time na nasa probinsya ako, na biglaan nga yung pangalan niya. Yung sabi niya, July 27, ito nga ang balik ko. Oo, kasi sakto nandyan ako pag nanak. Ganun pa nga ako eh. Tapos kung ano na akong sinasabi eh. Ganyan po siya lagi pagka yung hindi ho, wala ka po. Gusto niya yata eh, anytime, siya yung kachat, siya yung minimesis mo. Hindi naman pwedeng the whole day. Chat lang po yung gagawin ko. So, sinasabi niyo po, clingy. Clingy si ma'am, no? Demanding sa time, ganyan. Yun. Pag hindi niya nasunod, hindi mo na-replyan nga, nagagalit na eh. Ma'am, yun daw yun. Parang, kaya daw medyo hindi napapa, ano yung loob ni sir sa inyo kasi masyado daw kayo demanding sa kanyang oras. Hindi daw siya binibigyan ng oras para mag-negosyo, magtrabaho. Ano? Okay. Ano na gawin ko? Eh, kung mahal niyo, gusto niyo laging katabi niyo, di ba? Yes. Simple lang naman hiling ko sa kanya, magtinuwa lang. Magtinuwa? Bakit sir? Hindi ba siya matinong ginagawa? Or... Medyo kulang sa tino. Anong kulang sa tino, sir? Sino-sino lang na boyfriend niya. Kasi nga naman, attorney, madami nga daw pong kachat. Ano po bang pangalan nung ano niya? Yung kachat niya, nakakakitaan niya po. Sino yun? Tuka Dumaguete? Lagi niya sinasabi, hindi ko kilala yan, hindi ko maalala. Kalimutan ko pangalan. Yung chat na yun, ano yun?
Bakit wala ka pa, hindi pa tayo nagkikita noon. Bakit po ba kayo nakikipag-chat? Kasi yung... Sino-sino ang pinapatulang lalaki niyan eh. Bakit nga daw po, ma'am? Para lang po klaro kayo, sir. Bakit daw po kayo nakikipag-chat, ma'am? Sa iba? Magsasama na po kami noon. Uy, hindi ah. November siya. Tayo nagsasama. Mga Amerikano pa nga po eh. Huh? Hindi. Hindi. Talo ka, may afa. Anyway, sige ma'am, ganito na lang. Whatever that is, whatever ang away natin sa relationship, kaya po tayo nandito para i-secure yung suporta naman. Hindi na masama loob ko. Sige, magwala ka kung gusto mo. Pero make sure na akin. Opo, yun lang po. Parang, yun ang position nyo, sir. Opo. Sige, ganito na lang gawin natin, no? Ma'am, sir, papadala po namin yung ECDNA test kits. Kayo po ay mag-i-assist naman po kayo. Paano gawin yon? At lalabas po yung resulta. We will have the reveal dito rin po siguro or in a follow-up episode, you'll reveal kung sino po ang totoong tatay. At doon, meron na tayong maayos, nakasulat, nakasulatan, enforceable, na tungkol po sa inyong obligasyon magsuporta at kay ma'am obligasyon niyang ipakita sa inyong bata naman. Visitation rights. Kasama kayong lumaki. Kasi it has always been ruled na for the best interest of the child, nakikita niya parehas ng kanyang magulang. Okay. Diba? Okay. So maraming salamat, sir. I-assist kayo ng staff namin paglabas. Kayo po ay maprocess na for DNA testing. Okay. Thank you din po. Kausapin na lang po kayo ng staff. Sige po, ma'am. Thank you. May last message na po ba kayo kay sir? Wala na po. Okay. Pero bago tayo umalis ng kwarto, wala na po. May gusto ba kayo sabihin kay ma'am? Kasi niya yung pag-aalaga sa bata. Huwag nilang pababayaan. Ma'am, kayo po. May last kayo. Nila. Ayusin lang nila yung pag-aalaga sa bata. Okay. From sir, sabi niya ayusin lang yung pag-aalaga ng bata. Kayo, ma'am, may gusto kayo sabihin kay Sir Romel? Wala na po. Wala na. Hintayin na lang po yung DNA test. Oo. Diyan na lang po. At until now, ma'am, sa pagkatapos sa pag-uusap natin, you are 100%, 101% confident na si Sir Romel ang tatay. Oo. Hindi ka mag-a-i-love sa akin. Oh. Ikaw nga unang hindi. Wala na magpapamahal dito. Ma'am, hindi ka daw po mag-i-love you sa kanya. Siya nga unang hindi nag-ano siya. Ay, sir, kayo daw po hindi nag-unang i-love you. Baka kung mauna kayo mag-i-love you, sir, baka ibalik niya i-love you. Sige, sir, try niyo po. Try niyo, sir. Try nyo lang. Bitawan niyo lang. Isa kay love lang. Huwag na. Love you. Pilit ang kape. Hindi na, parang hindi naman siya pilit. Pilit. With a smile. Mahal mo pa ba, ma'am? Uh-huh. Anong naramdaman nyo nun, sir? Narinig yung mahal ka pa niya na... Wala. Normal. Manhid kasi, ganun. Manhid. Sige. Okay, sige. Pumapasok na tayo sa mga bagay sa labas ng kaso na pinisit na sa akin. Ayokong umupo dito para magmarites. Sige, mag-DNA test na lang tayo. Nag-i-love you naman na si sir, ma'am. Medyo may genuineness naman. Sigaan dun, so. Mo yung baby, okay. Ha? Thank you. Okay. Baby sige. Po ba tayo? I-assist na lang kayo for, assist na lang kayo for DNA testing. Thank you, ma'am. Nice to meet you po. Nice to meet you, ma'am.